gawa ng pelikula rito sa paggawa ng mga Koreano ng pelikula. Sila talaga is very systematic. Organized talaga sila. Kasi yun yung sa dati nga interview ko nga, nung trabaho ko doon, kumpare, dinala ko dito sa Pilipinas, ang gusto ko na ulit magtrabaho. Para gusto ko may matulungan din yung mga kas. Bakit? Alam mo, ang trabaho ko doon, 8 hours, 8, 9, or 10 hours. Tapos matagal na yun. Hmm. Hindi ka na pwede lumagpas doon. Ganon sila. Kapag lumagpas ka doon, kailangan mong kausapin lahat. Kung meron ka pa isang sequence na hindi nyo, kausapin lahat. Kahit isa lang hindi pumayag, utility, hindi pwede idiretso yan. Kasi nirerespeto nila ang karapatan ng bawat isa. Talaga. Ganon. At aside from that, sobrang ako namin sa pag kinukwento ko to kasi na-proud ako sa kanila. Hindi ba ang movie sa atin dito, commercial lang naman yung may parang picture na sa atin dito. Sa kanila, movie. Ganon para sa kanila kaselan. Kailangan meron ka talagang kwad para hindi na magtatanong yung cameraman sa lights man. Hindi na rin magtatanong yung director sa kwan kasi napag-meetingan nila na ito yung shot. Galing. Ito pangalawang shot. Kung may gusto kang idagdag, sabihin mo ahead kasi gagawin. Hindi sila nag-uusap eh. Parang kunin mo yung kwan, kunin mo yung ganito. Wala. Titignan na nila. Next. Two lang. Sabihin. Pag-usin nila ganyan yung lights. Tapos mas ilan talaga sila. Tapos kunwari yung mga mukha nila, may mga pimples dito. May patch agad sila nang nalagay. Alam mo yun? Kompleto. Tapos napakali, may mga gloves sila. Yung, kasi dito pa sa atin, di ba maawa ka? Kundi tayo ng mga artista, pack-up na tayo. Tapos nakikita natin yung mga utility. Kachinelas. Tapos parang antok na naawa ka. Di ba tayo sa kanila, hindi ka maawa. Glass skin pa mga piste. Mas glass skin pa sa'yo. Hindi ka maawa na magkalas sila ng mga yung mauna kami mapack-up. Sila huli. Di ba tayo naawa tayo sa kanila dahil huli mapapack-up yung mga staff. Hindi ka maawa dahil bakit? Para silang trabaho kami. Pero ang gwapo pa rin nila tingnan. Para silang mga upa na parang gustong-gusto nila yung trabaho nila. Fresh pa rin. Fresh pa rin siya. Kami ng mga artista ni Alora na lambog na yung mga mukha namin. First six na parang lambog na. Hanggang huli sila talagang. Ay, talaga. Na-amaze sila. Ito pa binaka-amaze ko dahil grabe sila ka-dedicated sa work nila dahil sabi ko. At saka walang tent-tent dun kumpare ha. Kasi sa 8 hours na shooting, nandun na yung lunch. So, kailangan nakatayo ko talaga active kasi alam nyo nang gagawin eh. Namitingan nyo nang gagawin. So, didiretso. Organized. Okay, now good take. Next. Grabe sila. So, sabi ko, alam bang ang lunch dun? Restaurant. Binibigyan nila ng importansya ang kain. Dahil sa 8 hours nila, grabe ang dedication nila. Nakatayo lang sila. Sa restaurant sila kakain. Pati nga kami, restaurant. Na-amaze kami na. Huh? Hindi, pack lunch. Hindi. Noon din nalang namin sila dito. Pack lunch na. Sabi na, parang nagutom. Parang tingnan na kata yung sabi ng isang Korean. Finish? Parang gumana. Na-amaze na. Na-amaze. Sa doon, tapos nag-feeling pa ako doon sa isang crew. Sabi ko, I will give you drinks. I will buy you. What you want? So no, we have free. May free pala silang umaga at saka hapon ng drink. Oh. May parang mga Starbucks na gano'n na binibigay talaga yun sa kanila. At ito pang amaze ko, yung pack-up na kami. Naglakad na ako kasi hanap ko na taxi pa sa hotel namin. Pagtingin ko doon sa cameraman, BMW ang sasakyan. The best. yung artist lang kasama, hindi makabili ng BMW. Yung kanila, cameraman. Amazing. Na-amaze talaga ko. Siguro binibigay talaga sa kanila yung sak-takto na kwan talaga sa kanila doon. And then, ito ba naka-amaze ko? Nakatayo lang. Yung mga kasama namin sila, Dojian, sila Lisungi, nakatayo. Nakaupo lang yun, ha? Eksaya na go na. Walang 10-10. Aksaya ka pa ng oras. 8 hours na lang shooting nyo. Aksaya ka pa kung tatawag mo sa 10. Malalakad pa. Ay, talaga. Sa kanila nakaabang na dyan. Na-amaze nga ako. Sabi ko nga, alam mo, mabilis pala ang work kung ganito. So in 8 hours, ilang extent? Tapos na. Hindi kasi sila kagaya sa atin na ginagawang yung imposible talaga ang gagawin posible. Hindi. Tatlong sequence, apat na sequence isang araw, magagawa natin. Hindi sila yung sa atin, 8 sequence isang araw. Mamatay-matay na lahat ng tao. Talagang. Kasi uubusin ng lakas mo yung ilang hours mo na magtatrabaho. Eh. So why not 8 hours ka magtrabaho pero pukpukan? Para pagtapos, hindi na nang-fluctuate yung energy mo. Yung assistant director namin doon na babae is assistant director ng Crash Landing on You. Oh. At umulan kasi eh. So, na-amaze ako na. So, nag-tent sa kuha mo na kami sa open tent ba? Sumirong na lahat. Sumirong kasi, no? Tapos yung babae yung assistant director. Sabi ko, Zara, sit. Sabi ko, sit. Ginawa naman kaso, no? Zara, sit. Sabi ko, sabi yan, no, we will stand because our boss is standing. Kasi yung D.O.P. hindi na nakatayo. Pero kami, makabuka ka pa kami. Tayo yung director namin, nakagano'n. Bawal pala yung dito. Kasi kami, ganun sila ka-wan sa respect nila. Grabe pala sila talaga sa respect nila doon. Na-amaze talaga ako. Saka yung mga camera nila doon, talagang remote control. At wala ng cameraman dito, nagtitingin sa camera dito kasi parang traveling scene ba. Wala ng cameraman. At doon pala ang cameraman, nagpindot-pindot ang pak. Ah, remote control lang kanina ng camera. Kasi dito, hanapin, nagagamitin ko.
mabilis. Kasi technology is number one. Hindi ka abot sa point na mai-exhaust ka sa buhay mo. Dahil alam mo yung trabaho mo, sakto lang na oras. Shooting 2 days straight, pahinga. 2 days straight, pahinga. Ganun doon. Hindi mo pwedeng bugbugin yung dahil may hinahabol kayo, hindi. Ganun talaga sila. Quality talaga ang gusto nila. Nainggit ka para sa mga filmmakers natin? Sa atin naman din, meron din namang mga ganun na ginagawa na dito sa atin. Kasi nung tinatanong-tanong ko, may mga ganun na din sa atin, parang professional. Pero nainggit ako doon sa klase ng disiplina at yung respect nila. At yung hours ng working. Dahil talagang, doon pa lang eh, gaganaan ka na mag-work kung ganun yung hours sistema. Ng mo. Kaya mawawalan ka talaga, may exhaust ka talaga. Tapos saka, fully gear talaga sila. May mga paraphernalia sila sa work nila. Talaga nakagalan sila, magkukuha ng kable, may mga gloves pa sila. Sa atin dito talagang buhay, pag ganun, pwede ka ng mga makuha ninyo.